Magandang araw po mga kapulis, welcome po dito sa aking channel. So ngayong araw, sasakay ako ng ferry. Ito yung ferry na sinasakyan dito sa papunta ng maliit na isla. Ito yung mga view niya, may mga bahay dyan. Pagka panahon ng mga ng bakasyon, maraming mga bangka dyan kasi maraming mga nagbabangka rito. So nakasakay na ako sa ferry na ito. Dito ko upo sa labas para makita natin yung mga magagandang view, mga dagat, may mga isda rin, mga tumatalon-talon. Tapos may mga isla din na talagang bundok siya na kulay green. So medyo may kaingayan lang konti itong sinasakyan nating bangka. Dito ko umupo sa labas, but medyo maalon-alon konti. Tingnan natin kung mababasa tayo ng tubig dagat o tubig alat. So ganun pa rin dito ang sitwasyon. So kailangan pa rin magmasya kasi yun pa rin, alam naman natin ang panahon ngayon, medyo delikado. So kapit-kapit lang muna ako, baka tayo mahulog, mahirap na, hindi pa naman tayo marunong lumangoy. So ito na, patakbo na siya. So pabuelo na siya. So yun yung mga bundok diyan, yung mga bahay diyan, yung mga bangka, mga nagsisin ng mga ibang lahi. So medyo may kaingayan na siyang konti. Medyo puputulin ko na itong vlog natin at ipapakita natin yung mga magagandang tanawin sa dagat sa Atlantic Ocean dito sa Caribbean Island. Ito na yung takbo niya, medyo bumibilis-bilis na siya, medyo malakas din yung hangin. Ang kagandahan, pag umupo ka sa labas, malakas yung hangin niya, may enjoy mo yung mga tanawin, may ikita mo. Tapos kaya lang medyo delikado kasi kailangan humawak ka dahil mabilis itong bangka. Kasi siyempre pag nahulog ka, nako to, malamang ay tigok, pating ang kagat ang abot mo. So yun yung mga magagandang tanawin, yung mga kagandahan pag umupo kayo sa labas ng bangka. Diba marami sa atin yan sa Pilipinas, yung mga mamamangka kayo tapos makikita nyo yung mga iba't ibang tanawin. So talagang ang bilis nito, para ako malalaglag eh. Malakas din ang hangin, tsaka sariwa ang hangin niya. Yan yung mga tanawin niya, mga bundok dyan. Siyempre, yan ang makikita natin. Eh, siyempre, nasa isla tayo. Iba ba makikita natin kundi dagat, puno, ibon, isda, bundok. Yan ang makikita natin sa pag sumakay tayo. Medyo may kaingayan lang. Pero may upuan din ito mga kapod sa loob kung pwedeng mupo. Pero dito ako mupo sa labas para may pakita ko sa inyo yung mga magagandang tanawin. Parang natural na natural siya. Yung may mga bahay dun sa bundok na yun sa taas. Ano po, ang ganda dun. Ang ganda tumira dun. Ang problema, ang mahal. So, yan yung kanan side, yung Atlantic yan. So, yun yung sa loob niya ng bangka. Medyo may kaingayan na. Humahataw na siya. Humaharurok na siya. Dahil pa yung mga pambiyaheng jeep sa ano. Sa Kobyo. Ang tutulog po. Yun o. Medyo kapit-kapit muna. Lumalakas ang hangin. At takit-takit din ang ano. Ang ibang bibig. Dahil dito sa pandemic. Maintingin muna ng mga tanawin sa labas. So ayun, dito sa bandang kaliwa natin merong isang bundok na maliit. Ayun, pasinyas-inyas, malakas ang ano, malakas ang hangin. Ayun, may nakita ko ano, tumalon, dolphin yata yun eh. Merong mga dolphin din dito, may mga whale din. Hindi siya magugulat kayo, tatalon na lang sa harap mo. Pagbagsak na ka po, basa ka. Siguradong mag-ready ka na ng damit mo. Yun ang mahirap. Medyo bakante itong likod ng itong bangka na ito sa likod. Yung mga upuan na yan, pagka panahon ng mga turista talagang puno yan. Lalo na yung mga puti. Ako, gusto nilang umupo dyan. Tapos yung gusto nila yung may mababasa sila. Pag tatalsitin sila ng tubig dagat. Ako, tuwan-tuwa sila para sila mga ite. Grabe ang bilis. Nakakatakot. Parang kabayo na. Turista mo po sa likuran na ito, kaso ngayon dahil mahina na, wala na mga turista, hindi na panahon ng kasi low season na rito. So medyo bakante siya, kaya mabilis siya, pero pag puno yan, medyo mabagal, dinadaan-daan ng tagapagpatakbo ng bangka kasi makamahulog ibang pasero, ay wala pa na mga ano, life jacket. Parang kung baka pag nahulog ay bahala ka lumangoy, ito kinain ng pating, ito pa na. So yun yung mga bundok niya sa pating kaliwa, sa ibang lugar na yan, mga maliliit na bundok. Yun yung mga isa ng mga pinupuntahan ng mga turista rin yung nagkaano sa diyan, lumalang yung ilalim, sa tawag doon. Nangyista ba? Yun, mga nangyista rin. Ano yung lumalang yung ilalim? Nagkukuha-kuha ka ba ng ano, ng picture ba? Diba dahil? Yun, yung gumandong.
talaga may pagkira ata yung mga tao yung mga ganun mga tumihihig sa ilalim nakuha ng talaba talabang taong talaba yan pati yung mga latter yung mga sumpo ang dami yan sa ano parting Bisaya at gudong may nakilala ko dyan mga ano mga nagbabangka mga mangingisda dyan sa parting ano may dole ata yan hindi ko na matandaan eh kasi matagal na yun ay grabe yung talagang mangingisda sila ang dami mga tuna. At dito marami ring tuna tsaka pating tapos mga iba pang mga isda tinatawag silang isdang bato pag kinain mo ay katikas pa mas matikas pa sa bulalo ano po ito mahatawa na medyo hawakan ka muna itong selda ko baka malaglag ay marurot parang daigang ano ang MRT ano train kapag nagpatakbo at yung kapitan na ito yung topic ko na topic fishing. Ingat-ingat lang, paalaala ko, lumubog itong bangka na ito. Uy, so, ayun, dinato.
nakakatakot ang takbo. Mabaya ko rin. Malapit na tayo sa Corona, medyo ano yun siya. Medyo minto na, malapit na tayo doon sa dock. Medyo umataw siya pero ayos pa yung ferry. Tabakbo pa siya. So andito na tayo sa ating isla na paroroa lang dito sa Caribbean Island. So at least nakarating sa ating isla, hindi naman tumirik yung alo, yung bangka. So ayan po ang ating patunghayan na view na aksyon dito sa sakayan ng bangka. Ayan, ito yung isla na ito. Kukunti na lang yung mga bangka na turista. Yun yung mga isa ito sa mga isla na sailing capital sa Caribbean. Napakaganda ng tubig nito, kasul na kasul talaga, tapos green yung bundok. Yan yung mga turista na mga nagsisail, nag-aartikulo ng bangka. Kasi dahil mahina na yung season, medyo kasi hurricane season na, kaya konti na lang yung mga bangka. Pero pagka talaga busy ito, marami mga bangka rito. Mga turista na mga nagsisail, yung mga marunong magkapitan ng bangka. So ito yung harbor niya, tapos may mga mooring pole dyan. Pagdadaungan ng ferry. So yung mga turista pag pumunta rito, lalo yung mga turista na masakay dito ng ferry, tulad na gaya ko. Dito na mag-in ang ating lock. Ito yun yung view niya. Yun ang bundok. So ito na mga kapudis, padak na tayo. Pahinto na yung itong bababaan natin dito sa isla na ito. Ito siya. Dadak na na, kumbaga pinaparking na yung itong bangka na sinakyan ko sa isla. So pauwi na. So at least safe naman na nakarating dito sa nauuwi at buhay. Ito ang buhay ng isla. Game over. Dadak niya. So ito na, baba na tayo. Uuwi na, karating na tayo. Yun yung ferry oh. Yun just bandaik niya. Yeah. And you will see the beautiful woman right there. No, on my right side. Yun, nakarating sa panahon dito sa isla. Yan o, yan ang ferry dock. Nakarating na yan, akala ko nasira yung dock mga kapudis. So lakad.